bagay tungkol sa akin ay alam na naman ng buong mundo. Feeling ko wala na ako may natago pa sa inyong lahat. So siguro, ang masasabi ko na lang is that kung sino ako na nakilala nyo noon, ako pa rin yung tao na nakikita nyo hanggang sa ngayon. At kung saan pa man ako makarating, ako pa rin. The pressure that you have to wake up early in the morning every day para lang mag-report sa BPCI, and the fact that you have to be beautiful every day, look beautiful every day kasi may mga taong nakakakita sa'yo na hindi ka na ordinaryong tao, na may mga press na tumitingin sa'yo lalo pag may mga activities kayo. So, siguro yung minor difficulties na hinarap ko sa face ng binibining ko. Before I decided to join Pilipinas Pilipinas, talagang tinatak ko na sa isip ko na kung sasama ako sa pageant na to, dapat manalo ako. So yun yung pinagpe-pray ko everyday, yun yung iniisip ko everyday na mananalo ako. Until dumating yung question and answer portion, sabi ko, oh my God, parang mananalo ko ba ako or hindi? At backstage talagang nagpe-pray ako, nang nagpe-pray, sabi ko, kung ibibigay to sa akin ni Lord, ibibigay niya sa akin ako. So, salamat naman sa Diyos at binigay niya talaga sa akin yung pinag-pray ko sa kanya na crown, which is Binibining Pilipinas Universe. Well, ever since na nag-start ako sa pageant, yun na talaga yung pinapangatawanan ko, that black is beautiful. Kasi you can feel it naman. Ever since I joined pageant, kahit sa Bicol pa or hanggang sa nag-national pageant ako, siguro kung ano yung nafe-feel mo na minsan sinasabi ng mga tao na, wow, itim-itim naman ito. Parang may ibang connotation ng pagiging maitim ng isang tao. Pero sa akin, parang inisip ko na maganda ako at inisip ko na kahit maitim ako, papatunayan ko na maganda pa rin kahit maitim ka. Kasi nagtatanong. So, sinikulit ko talaga ever since siya po yung pinakaunang nakilala ko sa duration ng Binibining Pilipinas pageant. Rachel Ann Bustamante was also my roommate kasi naging roommate kami nung nag-stay kami sa Mandaluyong. Sila yung dalawang tao na kahit hindi pa nagsisimula yung pageant, talagang nandun na sila as my friends. And of course, my sisters, yung mga naging kapatid ko sa duration ng pageant. Yes, I do. Until now, nag-visit pa rin ako ng mga forums dito. Of course, I visit OPMB.com. Sobrang saya ko kasi may mga tao na alam mo yun, kahit hindi mo kakilala, talagang sumusuporta sila sa'yo na handa silang makipag-away, handa silang makipagpatayan para sa'yo. And I'm so happy na may mga tao ganun. Pero sometimes I feel bad na may mga tao na hindi ka naman talaga nila kilala personally, pero sinisiraan ka nila. Sabi ko nga sa isa kong friend na kapag binababa ka ng tao, tinataas ka ng Panginoon. So that's true, na kahit may mga tao naninira sa'yo, may mga tao pa rin na talagang mag-aangat sa'yo. Kasi before pa lang sanay na ako sa Bicol talaga na rumama sa stage, na makiharap sa mga tao. At siguro malaking factor yung pagsali ko ng mga pageants, mga regional pageants and local pageants sa amin. Kasi parang yun yung naging training ground ko sa kung ano man at kung nasaan man ako. More sa ngayon sa magiging competition ko internationally. Yung preparations na gagawin ko, siguro ngayon mas pagbubutihan ko at mas pag-iigihan ko na talagang kailangan mag-internalize ka, kailangan gawin mo to kasi kailangan mong gawin. Hindi lang kasi eto na to, dadating na, pero dahil gusto mo at bukal sa loob mo na ginagawa mo. My family, sobrang salamat ko kasi sila mama, yung mga kapatid ko, ever since hindi talaga sila tumutol na sumali ako sa pageant at nandyan sila all throughout sumusuporta. Sabi ko nga, si mama mas nagagalit pa siya kapag hindi siya pinapapanood ng pageant. So yun, and sa mga tao na nandoon talaga all throughout, yung mga friends ko na yung iba ngayon ko lang nakilala, pero sila yung naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Sobrang salamat. I know God will repay everything na ginawa niyo para sa akin. Thank you.
May feeling ako na parang, oh my God, ito na pala yun. Ganito pala yung feeling na narating mo na yung matagal na matagal mo nang pinapangarap. And siguro noon iniisip ng ibang tao or iniisip ko din na parang, oh my God, ang laki naman ng dream na yan. Parang hindi ko naman kayang abutin yan. If you think big, if you dream big, talagang maaabot mo. Kapag sinabi mo na kaya mo. At definitely huwag natin kakalimutang magdasal kasi malaking tulong. Nahanap ko siya ng mga taga-GMA and then binigay po sa akin after. Lahat ng nag-dream na maging beauty queen, don't lose hope. Everything will happen in God's time. Everything, every dream will come true. So siguro isipin nyo lang na eto ang gusto kong mangyari sa buhay ko. And then you work on it. Sabihin nyo na kahit itong dream na to, parang napakahirap abutin. Basta alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo, go lang na go. Kasi mangyayari na at mangyayari. Maria Venus Raj, 22, Philippines. Maraming salamat po sa lahat ng supporter nyo. Minsan po pagka nalulungkot ako, kapag feel ko na hindi maganda yung ginawa ko nung araw na yon, nagbabasa lang talaga ako ng forum at ginabasa ko yung mga kumbitin sinasabi nyo tungkol sa akin. And of course, sobrang salamat po kay Miss Inshang. This is for you. Thank you sa gift. Thank you so much. I love OPMB.